Oktubre 7, alas 3 ng hapon na makatanggap ako ng importanteng tawag mula sa opisina. Kinakailangan ko raw magpunta ng Maynila para mag-isolate dahil sasampa na daw ulit ako ng barko. Sa mga oras na ito ay bigla akong nalungkot. Pero oras na para sa trabaho. Pagkadating ko sa aming opisina, pumirma ako ng kontrata at nag-asikaso ng iba pang papeles at humingi ng referral para sa aming swab test. Siguro kung may pinakapangit na pakiramdam na naranasan ko, ito na ang pinakaayaw ko. Matapos ang buong araw, hinatid na kami ng van sa hotel kung saan kami ay magkukulong ng 14 days. Oo, 14 na araw para sa requirement sa bansang pupuntahan namin, yun ay ang Singapore. Bawal kami lumabas ng hotel. Ang bawat pagkain at tubig inumin dito ay hinahatid ng mga staff ng hotel sa bawat pinto. Almusal, tanghalian at tapunan para maiwasan ang paglabas. Kaya tinatawag itong isolation. Pagkatapos ng 6 na araw, nandito na naman ang pinakamahabang cotton buds para pasukin ng aking ilong. Naninigurado ang aming kumpanya na wala kami daladalang virus hanggang sa pagsampa namin sa barko. Lumipas ang segundo, minuto, oras. Napakahaba ng mga araw na to. Thank you.
Ito na ang huling araw ko sa hotel. At ito na din ang huling araw para pasukin ng mahabang cotton buds ang butas ng aking ilong. Relax lang ha, start na ako. Oh. Okay, kabila naman. Oh. Okay, very good. Hindi open po bibig, labas dila, sabihin nyo. Ah! Okay. Huling gabi ko na din dito habang nag-aantay ng resulta ng aming swab test. At bukas namin malalaman kung tuloy kami o hindi. At ang resulta ay negative. Tuloy tayo sa Singapore.